What's up, bro? Brad, what's up, Brad? Saka? Bahay lang. Nakauwi lang. Long time, bro, ah. Balita, balita. Okay naman. Kumusta buhay, ano? Buhay asawa. Ayos naman. Ga-adjust kasi kakalipat lang ng bahay, eh. Kailan kayo lumipat? Ano, actually, nung bago pa mag-bubble, pero naayos namin nung December lang. Ah, yung talagang... Kasi nung bubble, nawala din siya, di ba? Oh, matagal nung pagbalik mo. Hmm. December na namin ayos, eh. Siya, umabot siya ng finals, eh. Oo, hanggang December. Umabot siya ng finals, bro. Kayo, elimination talaga. Wala, eh. Lag-lag. Anyway, ano, dami na rin naghahanap sa'yo dito, eh. Eh. Alam mo naman, hindi ko alam kung nakaka-node ka ng mga episodes ko. Yung San Beda, malamang napanood mo yun. Pero... yun lang, hal. Napanood ko. Pero ano to, kumbaga... Wala naman to, kwentuhan lang to, wala naman talaga. Sige, sige. Siyempre, parang makilala ka din ng mga tao. Especially in journey mo, bro. Sobrang ano ng ano mo. Pero, ano, dun muna tayo sa bubble. Musta yung bubble, brother? Musta yung ano, balik mo ba? Well, siyempre, nung una, medyo natatakot kasi yung schedule parang kinompress into 2 months. Eh. So, yung game niya parang naka-3-4 games a week. So, nung una, medyo may reservations ako na parang, shit, kakayanin ko ba to? Parang kailangan ba magpahinga or kailangan magbawas ng games? But yun naman, kausap ko sila Doc and Las, kausap ko yung mga PT namin, tsaka strength and conditioning. Sabi niya, parang ano, i-manage natin yung, ano, yung playing time mo, i-manage natin yung gagawin mo doon. So kung kailangan magpahinga sa practice, magpahinga na. So yun naman, praise God, ganda naman ang nilaro doon, though yun nga, hindi kami pumasok. Hindi, pero ano din, kumbaga in contact din si Coach Yeng sa mga ano mo, sa mga doctors mo. Nagano ka pa noon? Nag-limit minutes restriction ka noon? Well, ano naman, kapag kailangan lang, pag yung pinapakiramdam mo yung sarili ko na kunyari, back-to-back games, kasi may mga games na magkakasunod eh. So, well, di naman umabot sa point na gano'n kasi yung kunyari may game kami na like may mga tambak na games sa kunyari hindi nakakailangan yung palaroin ng fourth quarter or mga gano'n. Di mo na nilalaro. Practice, medyo mas... Sa practice, siguro yun, pag may back-to-back games, kunyari Monday, Wednesday yung game, pag Tuesday, nagpapahinga na ako. Parang nag-walk. Baka naman dahil star ka kasi doon. Hindi. Ayaw ni Coach Yeng ng star player eh. Hindi pwede star player. Pare, ang dami ko nang nakakausap dito na Coach Yeng. Kasi si Paul, si Kiefer. Kiefer. Oo, puro Coach Yeng yan. Si ano, si Poy. Si Poy. Si Poy din ba pala? Oo, nag-Yeng din. Nag-Coach Yeng din. So lahat sila, pare, like talagang ano, malaki ang magandang tiwala kay Coach Yeng. Ikaw bro, like, de, sige, pero balik tayo ng college mo. Actually, high school. Sa mga nanonood yan, high school pa lang, ano na kami. Kumbaga, naglalaban na kami. Kasi, batchmates kami ni Kevin. Eh. So, no high school, doon sa mga hindi nakakaalam, second year pa lang, NC ka na, di ba? Ah, second year. Oh, second year. Ako pumasok ako third year. Eh. So, second year pa lang, NC ka na. Anong, kumbaga, kailan, saan ang galing yung, obviously kasi daddy mo eh. Di ba? Daddy mo, basketball world, actually, yung dalawang daddy nga natin, naglalaban pa nung coaches sila ng San Beda Letran. Yung si kuya mo, di ba? So, bata ka pa lang, bro, talagang na ano ka na sa basket. Parang si Kiefer ngayon, di ba si Kiefer? Talagang nahaasa ka na? Yun, syempre, yung si dad, parang pinanganak kami, parang nagbabasketball na yan eh. Parang 97 pa lang assistant coach siya sa Pure Foods niyan eh. So yun, magkakasama na kami ni Kiefer nun kasi si Bong Ravs nasa ano rin nun eh. Nasa Pure Foods din nun eh. Tapos head coach yun si Eric Altamirano, sila Anton, sila Luigi kasama din namin. So 98, 99, 2000 magkasama ulit si AirPods ko tsaka si Bong Ravs, sila Kiefer din. So siguro going sa practice every day, sumasama kami, then nakakalaro namin yung mga PBA players na nakikita mo. Kumbaga, parang mai-inspire ka na parang paglaki ko, gusto ko din maging PBA player. Parang gusto mo gayahin yung mga moves na ito. Parang for me, malaking bagay yung kasama ka sa practice ng PBA kasi parang gagaling na ito mga to. Pag yung nandun ka sa barangay mo, parang
gusto mong gawin yung mga moves na nakikita mo eh. So, yun, parang malaking bagay yun eh. Then, so, nagkikita kayo? Ko, nagkikita kapatid kayo? Kapatid ko po. Oh, nagkikita kami nun sa practice. Magkakalaban na kami nun eh. Talaga? So, galaro na kami nun. So, ano rin, blessing din, puro lalaki kami magkakapatid. So, pag naglalaro kami, one-on-one, pag kunya, like, kuya ko, pinakamalaking ano sa akin yun eh. Nag-one-one ba kayo ng kuya mo? Oo, di ako manalo sa kanya nung bata ako kasi... Pero growing up, pinakamalaking bagay sa akin yung siyempre, nagiging motivation yun, hindi ka manalo sa kuya mo. Siyempre, mas malaki sa akin eh. Totoo naman. Mas malaki sa akin eh. So, parang nagiging goal mo yun, dapat talunin mo, dapat matalo mo. So, yun. Parang bagay sa akin. Pero parang hanggang ngayon, pag nagmintis ka, tas nakuha niya yung bola, baka di na bumalik sa'yo yung bola, bro. Sa laki niya talaga, di ba? Oo, oh, papostean lang. Oo, oh, lugi talaga. Pero, yun nga, like yung kuya mo yung una mong naging, ano talaga, kumbaga kalaban tsaka kalaban motivation talaga. Kasi motivation. Ano kailangan mong talunin eh. So talaga nagkakapikunan kayo kasi normal yun eh. Oo, nag-aaway talaga kami, syempre basketball eh. Then minsan syempre kala gusto mo parang magdadayaan kayo sa mga score ganyan, parang kunyari last basket na parang oh may foul mga ganyan. So ilang taon ba lamang sa'yo ng kuya mo? 2 years. 2 years ah, so hindi talaga malayo, kumbaga ano pa, laban pa kumbaga. Eh yung daddy mo na-enjoy yun pag competitive kayo. Kumbaga, sige. Oo, tsaka sa lumaki kami, parang lahat sa bahay namin talagang nagpapagawa si dad ng half court sa amin doon. Eh. So parang pag-isip namin, naglalaro kami. Then hapon, maglalaro ulit kami. So talagang buong buhay namin, basketball na din talaga. Eh. Kumbaga, yun na talaga yung kinalakihan mo. Eh si, ano ngayon, si Kiefer, yung baby brother mo. Ano din, kumbaga, totoo bang ito yung pinakamagaling? Sa ngayon, sana siya yung pinakamagaling. Sa age? Kasi, sa age? Oo. Talaga. Kasi nung bata kami nun, parang hindi naman kami, parang yung liga natin nung bata tayo, hindi naman ganun karami ngayon. Eh. Parang ngayon, parang year-round may nilalaroan. Eh. So siguro advantage din yun sa mga bata ngayon na marami nilalaroan. Eh. I think nakikita then, natin yun eh, na yung mga bata ngayon talaga iba na eh. Iba na yung mga bata ngayon. Oh, ang gagaling ng bata ngayon, parang gagaling mag-dribble, tapos may mga step back moves na magugulat ka eh. Yung ano ko nga, yung unang na-windang ako, kasi nung high school tayo, bro, pagalingan lang tayo eh. Kumbaga, wala naman talagang super athletic tong time natin. Siguro, pinaka-athletic na si Agobida. Yun eh, di ba? Ngayon, pare, parang lahat nagdadadunk na sa atin dati, top ring lang. Siga ka na eh pag nakaka-top ring ka sa... Oo, tsaka parami yun lang ng points dati. Oh. Diba? Yung nag-89 points pa nung dati. Kalokohan yun, pare. Si kalokohan yun. Diba? Yung 83, pare, si ano yun? Si Agobida sa... Kapuwa, Malayan. Oo, oh, tapos... kayo ba kalaban namin noon? Hindi. Next hindi, game ba kayo? Parang... Nabalitaan mo wala, lang? Nabalitaan ko lang. Parang grabe naman itong mga... Sa Cuneta yun, di ba? Oh, sa Cuneta. Kami yung game after... So, pare, wala kami naririnig sa dugout kundi Kit Agobida. Kit Agobida. De check si Martin noon. Kumbaga, kaano niya si Agobida, di ba? Kumbaga, naghahabulan sila match ng stats. Match up. Tingnan niya, pare, nag-message sa amin nung gabi. Bro, 82 si Agobida. Paano kahabulin to? Sobrang ano yun. And, dude, punta tayo sa high school mo. Dude, they don't know how different the NCAA was. Like, no disrespect to the UAAP juniors. Pero iba yung NCAA juniors, pare. Ano yung, like, experience? Especially no second year ka. Kasi no second year ka, ibig sabihin, nakalaban mo pa si na Alan Mang. Si Alan ba? Nakalaban mo pa? Hindi. Wala na PCU nun, di ba? Na-ban na sila nun eh. So, sino yung ano? Kasi, ang nabutan ko si Ryan Buenafe. Third year tayo nun. Nung second year, sino yung seniors nun? Nandun, sila ano rin, Ryan Buenafe rin ang ano nun eh. Sila rin yung champion nun eh. Sila Ryan, sila RV Bringas. Alam ko, nandun na rin RV, sila nun eh. Oo. Oh. Then, sa San Beda nun, sila Gabo. Then... Hindi ko na nabutan si Gabo. Ay, wala na. Si Gabo, 2006, naglalaro pa siya nun eh. Si Nico ang nabutan ko. Salva. Nico. Tapos si LA. Art, 2007 na rin. Ah, 2008 na pala 2008 si Art. Si LA. Sa GRU, inabot ko pa doon sila Cipriano, Kabigting, sila Lituania pa. Kabigting, pare. Inabot mo pa si Carlo Lituania. Oo. Di kami manalo doon dati. Oo, well, 014 naman pala kami na nung rookie. 014 ka ba nung second year mo?
0-12 pala, sorry. 0-12. Oh, 0-12? Sino players mm-hmm. yun nun? Si Julius Wong. Julius Wong? Kapatid ko. Basta mahina kami nun eh. Ah, talaga? Pero coach nyo na nun, si coach ano? Elmer Latonyo. Oh, yun na rin si coach Elmer. Mm-hmm. Tapos nung, I think, yung fourth year tayo, yun talaga yung pare. Si, sa inyo, Sumang, ikaw, Tampus, tapos sa JRU, si Saret, Agovida, Vigil, tapos yung Bastenon, pare, Vosotros, Bringas, Gusi, Ortuos. Grabe, oo, lakas nun. Sobrang competitive. Tapos nag-step ladder tayo nun, di ba? Step oh, ladder. Walang talo yung wala talo yung Baste. Tapos yung step ladder, laglag na kami. No. Third kami, natalo kami sa JRU. Tapos kinalaban yung JRU. Kumusta yung pag-akit nyo sa finals nun? Kasi feeling namin kayo talaga yung pinaka may chance eh. Kasi kayo nun, Sumang, Tampus, ikaw eh. Sina Ong Teko. Going, actually, pre-season pa lang, ano kami, kumpiyansa kami nun kasi nakalaban pa namin, naalala ko sa Father Martins yung San Sebastian nun eh. Tinalo namin sila sa championship nun eh. So, tapos natalo kami sa Baste dalawang beses nung, ano, nung elimination, so naalala ko. Pero, dikit. Dikit pareho, pagdating ng finals, kumpiyansa pa rin kami, pero, malakas talaga. Malakas. Saka veterano rin talaga, so, kapos din talaga. Sina Almond. Veteranong veterano. Maglaro dati. Oo, sobrang veteranong veterano si Almond nung high school pa lang. Pang-college na siya nun. Tsaka si RV, laki-laki ni RV. Tapos sina Ortuoste rin, matitibay nun eh. Si yung Gusi college, pa. Si Gusi pa. Bro, ito ah. Hindi nila alam to eh. Pero nung pupunta akong UP, kinukuha ka ng UP nun eh, sabi sa akin. Sabi sa akin ng UP, nung kinausap nila ka, hindi, ang nire-recruit nila sa college noon was ikaw, ako, Bringas, Sanggalang, Huruena, tsaka si Maikes. Ano mo yun? Nabalitaan mo yun? Sinabi din sa akin. Siyempre, sinabi din. Hindi ka nag-dinner sa UP. Anong nangyari? Anong teams na lang muna yung kumukuha sa'yo? Yun, UP, UST, Lasal, tsaka... Well, yung Ateneo, kinuha ko after nung rookie year ko na. Ah, pinapalipat ka? Pinapalipat ako. Ah, to UA. So yun, nag-dinner pa kami nila, Coach Norman, tsaka ni Sir Paolo dati. Pero nung coming from high school, yun, pati UE pala, si UA. Nag-dinner pa kami ni Coach Lawrence nun, tsaka ni Bongtan dati. So, totoo ba na last, kumbaga, hindi mo muna inisip yung letran? Yes, tinignan mo muna lahat. Ano, ang kinonsider ko talaga is Lasal. Nagpa-practice na ako sa Lasal for siguro 2 months or less. Nagpa-practice na ako doon. Then, nakapag-entrance exam na rin. Then, may Chicago, ano yun? Pumunta Chicago, ka na rin! Then. Chicago kay Tim Grover, mag-workout kami. May plane ticket na ako, may US visa na ako. Pero, syempre, nagpa-practice, nararamdaman mo naman yung opportunity mo, yung playing time mo, yung pagkakataon na makukuha mo. So, iniisip ko parang if yung gusto ko agad makapaglaro, yung career mo, parang iniisip mo ba kung abot ka bang PBA kung di ka makakalaro. So bakit hindi ka nag-UP? Anak ng Tokwa naman, no? Well, syempre, iniisip ko yung UP nung panahon na yun, hindi masyadong nananalo. Hindi diba? Talaga so, nananalo. Kaya nga sabi ko, kung makuha tong class na to, sabi ko, malakas to, ilalaban to. Pare ko nakuha ikaw nun, tsaka si Sanggalang, tsaka si Bringa, sabi ko, Huruena, sabi ko, laban na, to. No? Laban na. Sabi ko, ay, ba't hindi nagkatuluyan? Dalawa lang kami umuo sa dulo. So, anong naging ano nun? Naging story nun after mo maglasal? So, Lasal ngayon nga, nagpa-practice na ako nun kay Coach Franz. So, Coach Franz. Okay naman, ganda man na ensayo ko, pero... Kasabihin mo sina Marata. Marata, sila... Joel. Joel Tolentino, sila Gabbanal, si Simon, si L.A. Revilla, sila Bader Malabe, sila P.J. So, Barua, nandun ba nun? So, na-feel mo na medyo madami pa. To be honest, hindi ako nagagamit, pero hindi ako masyado nagagamit. Pero... Iniisip ko sa sarili ko parang yung opportunity ko na parang ano. Siyempre bata ka, iniisip mo yung future na eh. Na parang di mo na iniisip yung... Iniisip like, kung sisikat ka, paano ka sisikat dito sa team na to pare kung madami, di ba?
Tsaka yung playing time, parang pangatlo pa ako sa, pangatlo pang apat pa ako sa guard rotation nun eh. So, sa pinapoint guard ka na nun ni Coach Franz? Uno dos. So, okay naman. Pero, yun nga parang sabi ko, rookie year ko, parang, syempre gusto ko agad, may pakita agad. Pero feeling ko, di ko may papakita yun. Parang, siguro, a week or 2 weeks before yung umalis for Chicago, naiya din naman ako. Ayoko sumama. Tapos aalis ako pagbalik ko. Pagbalik. So, paalam ka na. Nagpaalam na ako. So, yun. Nagpatulong ako sa dad ko na nakausapin si Coach Franz. Nagpapaalam na sabi ko magleletra na lang ako kasi ang daming nawala sa letra nun. Ang natira lang halos nun si RJ tsaka si Ray Guevara lang eh. Then pero, parang kalahati ng team gumraduate na sila Kojak, sila Raymar. Dangtal. Oo, oh, sila. Mm-hmm. Pero, mm-hmm, the whole process, tinitimbre ang ka ng daddy mo? Hindi. Sabi niya, masaya nga siya saan sa UAP. Siyempre, prestigious UAP tsaka Ateneo Lasal. Yan naman yung dalawang. So, kung nakaisip, kung siya lang, okay sa kanyang sa UAP ka na? Oo naman. Actually, supportado niya nga desisyon ko dun eh. Pero, paano mo sinabi na, dad, dyan na lang ako sa... Sinong nag-bring up ng letran? Ikaw o siya? Ako, siyempre. Kasi... Ay, ikaw? Oo. Ano naman eh, yung maganda naman sa dad ko, parang kahit anong desisyon ko sa buhay, ano, parang pag nagtanong ako, bibigyan niya ako advice. Suporta lang siya. Pag hindi ako nagtatanong, susuportahan niya lang ako. So, sinabi mo? Actually, last minute na nga yun, parang hindi ako masyado nagagamit dito, parang ganyan. So, parang usapan pa nga nun eh, parang nalulungkot ako, umiyak. Alala ko, umiyak pa ako. Siyempre, parang, siyempre, bata pa di nagamit, parang masyado nagagamit, parang feel oil ka nun? Wala pang feel oil nun. Kasi bago pa mag-feel oil. Siguro, bago pa mag-feel oil. Kasi yung Chicago, then feel oil. So hindi pa kayo hindi na wala pang liga. Mm-hmm. Wala pang liga. So sa mga practice, gano'n, nararamdaman mo na? Oo, nararamdaman ko. Kasi may mga tune-up games eh. Parang huli na ako nagagamit. Lalo na bro, like di nila naintindihan pag galing ang high school tapos sanay kang 35 minutes, 40 minutes, parang pagpating mo ng college, di ba? Parang, di, tapos yung energy mo kasi, like, ang taas eh, kasi rookie ka, gusto mo maglaro. Isipin mo yung future mo eh. Parang, if you wanna reach the PBA, mga pangarap mo, gusto mo mag-GILAS, PBA, parang hindi mo makakamit yun kung yung hindi ka nagkakaroon ng opportunity. So siguro yun nga magandang advice sa mga bata ngayon eh, parang pag namili sila ng school, parang find the best opportunity for you, parang kung saan ka makakalaro, saan mo feeling makakamit mo yung pangarap mo, kasi parang if inisip mo ngayon yung ginhawa agad sa buhay, parang yun yung bro, like, 'di ba, parang hindi, pagdating marirealize mo after 4 or 5 years, parang sana pala pumunta ako sa school na to na mas makakalaro ako. So parang solid yung pagsisisi, 'di ba? So I must say right now na parang maganda yung naging decision ko before kasi yun na nga, nakalaro agad ako. Oo naman bro. Ina, maganda talaga yung decision mo noon. Mm-hmm. At the end of the day bro, hahanap ka ng coach na anak ka. Yung it just so happens na literal na anak ka. Pero at the end of the day bro, hahanap ka pa din ng hindi lahat ng tao bro, hindi a lot. Yung mga hindi naman like yung mga casuals, hindi nila nagigets na kahit sinapoy, sinasabi to eh. Like, kahit naman ako eh, na nasa buhay ng coach yung, yung buhay ng player nasa coach. Tama yan. Kahit gano'ng kakagaling, kung nakaupo ka or wala kang kumpiyansa na papasok ko ng laro, parang hindi ka marunong mag-basketball kasi wala kang kumpiyansa. Kahit gano'ng kakagaling eh. Sabi ko nga, kahit yung hindi nga magaling, pero kumpiyansa ang kumpiyansa, gumagaling, di ba? So, paano naging yung conversation yun ng daddy mo? Kasi, sabi mo, last minute. So, ibig sabihin, maiksi lang yung conversation yun na ano bang meron sa letran? Okay ba sa'yo na kunin ako? Ganon? Meron bang ganong conversation na nangyari? Well, siguro yung namimili pa lang sa Lasal, parang ano naman, parang may option na talaga ako pumunta ng letran noon. Kahit yung nasa letran pa ako noon, eh, kahit mga official sa letran noon. Eh, parang, of course, they're asking me to, ano, sabi ko, nakapag-decide na ako sa Lasal ako pupunta. So, parang high school pa lang, anon, parang NC pa lang, patapos pa lang, anon, parang medyo, parang naka-mindset na sana, parang gusto ko mag-college sa Lasal, ganyan. O, tsaka UAP, parang syempre,
bata ka, gusto mo parang prestigious, gusto mo parang nandun lahat ng spotlight. Oo naman, pare. But siguro, pagdating mo doon sa sitwasyon na yun, na-realize mo na parang gusto mo ng spotlight, parang syempre wala rin naman spotlight kung hindi ka nakakalaro, di ba? Totoo. Maganda lang yung maganda lang yung round robin mo. Darating ka, round robin ka sa Araneta. Pero yun, like, kahit ako eh, lahat naman tayo sa NC, feeling ko, pag ikaw yung mga main guys sa juniors, yung seniors mo, iniintay ka talaga nun eh. Like, I'm sure, Letran was waiting for you, lahat sila sa Baste, I'm sure. Pero alam din ng NC teams na seniors na susubok muna to sa UAAP. Kahit ako, last option ko nun yung St. Binilde. Eh. Pero, alam nila na, sige, pag hindi ka nakakuha ng UAAP team, welcome ka lagi dito. So, never lang nang galing sa daddy mo? Never. Kasi, yun na nga. Kumbaga, conflict. Parang, magkakaroon ng conflict na parang, siyempre, yung tatay kumuha sa anak mo pag gumanda laro. Parang, ayan ang maganda laro niyan dahil anak. Eh, pag masama laro, pag ginagamit yan. So, something like that. So, pero I'm sure daddy mo nagdadasal gabi-gabi, sana mag-letranto. Hindi lang manggagaling sa kanya, pero sana ma-convince mag-letranto. Kailan siya yung nagsalita na nung sinabi mo na gusto kong mag-letranto? Sinabi ko na, sabi niya, sige, tulungan kita na ano, kausap. Siyempre, ang ayaw naman niya na parang ganun, siyempre, bata lang. Parang ako, alis na lang ako, ganyan-ganyan. Pero sabi ng dad, gumagpaalam tayo ng maayos, parang ganun. Oo naman, hirap mag-burn ng bridges, lalo na kung lasal yung kausap mo. Pero ano naman, kay Coach Franz, so kinausap namin, napakabait naman ni Coach Franz. So, yan, pinayagan naman na, kasi syempre, opportunity rin na makapaglaro sa ibang ano. Oo naman, and I'm sure, and of course, si Coach Louie naman, respetado naman ang lahat ng coaches. Eh. So, kahit papano, talagang madali makipag-usap. Pagpasok mo ngayon ng seniors, bro, ito ah, totoo ba na ang balita ko? Ay, hindi, sorry bro, balik tayo sandali ah. Anong masasabi mo dun sa recruitment wars ngayon na bro, walang ganun sa atin dati. Walang... Anong offer sa'yo ng Letran? Anong allowance mo, bro? Yung totoo. Kasi iba ngayon eh. Alam mo yan eh. To be honest, syempre, pag nasa UAP teams ka, may mga allowance yan eh. Syempre, pag bata ka, parang, wow, may allowance ka. Parang, ginhawa sa buhay yan. Pero... Nisip ko, pag yung nag-letran ako, wala akong allowance, monthly allowance sa letran. Seryoso? As in, zero. Pero meron kaming, pag NCAA, parang meron kaming nakukuha, thank you. Meron annual allowance, 1,800 yun, for the whole year. Wait, 1,800 whole year? Kailan mo nakukuha yun? Whole season. Kailan mo nakukuha yun? Bago mag-season? Bago mag-start, direct, bago mag-season. 1,800. Kami, bro, 3,000 a month. Pero, hindi consistent. May ibang buwan, wala, ganun. So, sa inyo, 1,800 makukuha mo bago nung season. Yes, yun na yun, ha? Yun na yun. Oh, ano gagawin mo din sa 1,800? Kumbaga, pero nung time natin, bro, parang, uy, makakabili pwede na ako. Pwede na yun. May shorts na ako dito, tsaka jersey, di ba? Ano masasabi mo, like, ngayon, na, I'm sure na babalita mo naman, alam mo naman yun. Eh. Like, yun, maganda rin yung advice mo sa players na, ang pera nasa PBA, bro. Like, alam mo, wala ka doon. Ang pera talaga nasa PBA. Siguro, reality ng sa panahon ngayon eh, na talagang... Pwede na kumita eh, no? Oh, lahat ng schools talagang offering a lot of money or a lot of opportunities for everyone. So, siguro, sige, yes, tanggapin mo yan. But at isipin mo rin muna, siguro number one yung parang opportunity mo, playing time mo, parang isipin mo dapat yung bigger picture na parang makakapag-PBA ba ako dito, makakapag-national team ba ako dito. Kumaga, isipin mo yung long-term goal mo eh. Kasi syempre, bakit ka ba naglalaro? Ano bang ano mo? Makapag-PBA ba? Makapag-GILAS ba? Or just to earn money? So kung to earn money, sige, kunin mo yan. Pero kung long-term goal mo is makapag-PBA tsaka makapag-national team, isipin mo saan school mo makukuha yung opportunity na yon. Kasi... talagang right now, parang, I don't know kung may mga player na iniisip yung pera more than the playing time, more than the opportunity. Ako feeling ko meron, bro. Sigurado yan. Kasi nakakabulag na ngayon eh. Dati hindi naman nakakasilaw eh. Dati parang, ngayon nakakasilaw na eh. So, pero, I also can't blame the players kasi social media ngayon eh. Imagine mo kung dati may social media tayo, edi
exposed din tayo, meron ding brands na bro, hindi ko nga alam kung ano nakukuha sa atin ng mga brands. Kunyari, pag sponsoran ka ng Nike, wala ka namang Instagram. Baga, wala. Naka-Nike ka lang pag pumapasok ka, di ba? Naka-Nike ka lang, pero wala naman talagang tag na Nike athlete ka. Ngayon kasi meron ng ganun eh. So, yun din, parang nung time natin, hindi ka masisilaw eh. So, ikaw, kahit sabihin mong LaSalle offered you something, hindi pa rin siya worth it na, sige, kahit mabangko ako. Diba? Talagang inisip mo. And I'm sure, syempre, yung guidance mo din. And always naman yung goals mo is to make it to the pros, diba? So, pag lipat mo ng San Beda, ng Letran, totoo ba? Ito ah, from college pa lang ah, naririnig ko na kayo ang pinakamalala mag-training. Oo, kasi umaga pa daw. Pag off-season, parang sometimes pa-practice kami, alas 6 pa lang. Then, twice a day pa yun ah. So, parang mag-full practice kami sa umaga, may mga takbuhan na yon, then hard practice, then full court press, then pagdating ng gabi, magbubuhat pa kami, may takbo pa yon. So, dorm kayo lahat? Grabe. Dorm lahat. Oo, kasi, ang alam ko talagang kinigising kayo, tapos puta kayong kasi iniiwasan din, alam ko yung, ng dad ko yung nagpupuyat, gumigimik. Ah, kaya inuuma, syempre, kaya inaagahan niya. Alam mo naman yung lifestyle ng mga kabataan eh. So, parang iniiwasan yung mga ganung pagkakataon, then may curfew pa, so curfew namin noon 10:30, parang ganun. Ah, talagang kumbaga bantay sarado din kayo. Lahat 'yun, walang bawal hindi sa dorm. Lahat ng naka-line up. Mm-hmm. Lahat ng naka-line up dorm. How was the transition from I'm sure may adjustment period, lahat naman may adjustment period. Of course, may adjustment period kasi high school ikaw yung leading scorer, pagdating mo sa college you have to adjust eh. So, ano na rin ako, blessed kasi parang pagdating ng college, nandun sila RG Azul noon. Parang, I remember that time, parang dun yung time na kinuha yung Gilas One eh. Then sila ni Ray Guevara. So, parang the knowledge na matutunan mo from a veteran. So, malaking bagay yun eh. Na parang nung nawala sila, parang alam mo na kung paano mag-lead. Alam mo na parang ito, ginagawa nila RJ dati ito. Ito yung sinasabi nila RJ dati. So, may mga matutunan ka sa mga ganong bagay eh. Ilang years lang ba si RJ nung dumating ka? One lang? One na lang? One lang. Last year niya, rookie year ko. So, second year mo, ikaw na top point guard? Yes, ako na. Yes, nung ikaw nawala na siya. Mm-hmm. So, tinignan mo rin yun. Pero titignan mo din yun, di ba? Pagpapasok ka, parang yun, sino ba yung seniors? Yun, ito, mawawala na to. Pero gusto mo na may at least one season ka na may kasama ka. Na matututo ka sa veterano na magaling. Kasi mahirap naman kung first season mo, ikaw agad. Parang, bigyan mo muna ako ng knowledge. Ano yun, pare, solid naman na veterano yun kung RJ Hazul, pare. Like, so, yun ang isa sa mga pinaka-underrated na ever sa NCAA, totoo, sa PBA. Yan. Kasi, pare, like, sobrang simple, sobrang, wala, like, warang wala lang. Lalaro lang siya, ganyan. So, cool na cool nga lang maglaro eh. Sobra, pare. Parang wala lang sa kanya. Parang RR Garcia. Parang ganun. Relax lang. Hindi masyadong sumusugal. Hindi nagpapanik. Sobrang relax lang. So, yun. Yung buong Letran, ano mo, pag-usapan natin. Yung, kunyari, San Beda Letran. How is San Beda Letran, bro? Of course, it's always fun playing against San Beda kasi talagang ang daming tao, pinapanood ang lahat, inabangan, then mga classmates mo parang, oh, Letran San Beda na, parang ganyan, parang matalo na sa lahat, wag lang sa San Beda, ganyan-ganyan. So, first NCAA game ko with San Beda, ano yun, nag-away yun, talagang... Ano to? Anong away to? Which one? Away? After the game, parang talo kami 5 points nun eh. Nagkainit na kami ni Sudan nun eh. Kayo dalawa? Yes. Okay, so pero, the late great Sudan. Oh. Yes. So, yun. After nagkainitan, then parang binangga ako Sudan. Parang pinatid niya ako. Then sumugod yung buong bench namin. Nagkatulakan and everything. Then nagkabatuhan pa ng mga bote, mga crowd. So... This was memorable, during the game? After the game na, after the final bout. So, saan kayo nagka... Sa... Harap ng bench namin. Yung, ano so, yan, ang kamayan? Sa arena. Kamayan? Hindi pa. Talagang right after the buzzer. Parang banggaan, ganyan. Nagpatiran, ganyan. But so, during the game, nagkakainitan na kayo ni Sudan?
Well, siguro kasi yung syempre letra, pag letran talagang physical maglaro yan eh. So, talagang physical talaga kayo. Maraming beses na nag-aaway. Physical talaga kayo. Nasa game plan niyo ba talaga 'yun? Nasa game plan niyo 'yun eh. Wala sa game plan, sa talagang sa culture lang talaga. Sa kultura sa tsaka sa practice talagang minsan magugulat ko, may nag-aaway na lang, may nagsusuntukan. Ah, talaga? Mm. Talagang, hindi ka na, kasi, hindi ka na culture shock o alam mo na? Hindi, alam mo na eh. High school pa lang, syempre, napapanood mo na. Eh, nung high school pa lang ako, minsan sumasabay na ako sa seniors eh. So, ah, kasi daddy mo. Mm-hmm. So, malaking bagay yun na wala, adjustment period. Oh, tawag, pag-usapan na si Sudan, pare. Kasi si Sudan, kumbaga, kainit. Ikaw, kayong dalawa ni Sudan yung talaga naglalaban dati. Kayo ng San Beda, di ba? And you were always importless. Siguro, pinakamalaki nyo na nun, si Raymond. Si Raymond na ba nung si Sudan? Nung 2009 wala kaming sentro noon eh, si kasi dumating na sila Jam Cortez noon 2010 na eh. Jam Cortez, si Bilorio, tsaka si Almasan, sabay-sabay sila dumating noon. So 2010 yun yung si Sudan. Oh, si Sudan 2010, 2009 si Sudan eh. 2009 si Sudan. Hanggang 2011 pa nga yata si Sudan eh. Then so 2009 si... wala kayong 212. Ay, mm-hmm. Sa high school pala to. So 2009 wala pang hindi pa ganun. Malakas na kayo noong 2009 kasi meron kayong Guevara Final Four. Talo kami sa Beda sa Final Four noon. Kumusta si Sudan, bro? Like hindi naiintindihan ng tao yung energy ng taong yun eh. I think parang misunderstood si Sudan dati naglalaro eh. Syempre may pagka-swaggy ganyan-ganyan pero mayabang ating ko doon pare. Pero off the court talagang mabait si Sudan. Makapagkwentuhan mo, you're gonna talk about basketball and everything. So, okay naman. Hanggang, yan, nung mga recent years naman, nakakasama pa namin siya sa Titan, ganyan. So, okay naman. I think yung player Sudan, yun yung maangas eh. Kasi obviously, sa laro naman talaga, bibigay mo sa kanya yun eh. Pero, yung Sudan after playing, yun yung nakita ko, chill, sobrang... ang hilig makipagkwentuhan sa'yo, kundaga pagkwentuhan niya yung dati, ganyan. So yun, like, yung whole San Beda Letran. Kunyari, si kalaban mo, sinagabo. Si Gabo, naging ka-close mo after na. Endless yes, na. after na. Mm-hmm. Nung time na yun, talaga bang may, kasi, kausap ko lang si LA Tenori noong isang araw, talagang may galit talaga pag atinayulasal nung time niya. Nung sa inyo, talaga bang may angst talagang? Of course. Oo. Nung buong college years ko, kaaway ko sila si Emerald, si Borgie, sila Koga, kahit sila Gabo. Talagang tirahan kayo, no? Pati sila Rome, De La Rosa, sila Karam, talagang tirahan talaga. Talagang may sumisiko, may sumasapak, ganyan. Pero parang after a few years, ma-realize yun, naging after NCAA, naging teammate ko agad sa NLEX sila Gabo. Eh, parang pag-uusapan nyo, pagtatawanan nyo na lang, parang grabe, siyempre, pag naisip mo college rivalry, talagang kaaway mo, ganyan. Tsaka iba yung competitiveness ng... Iba. Siguro, if you compare the competitiveness ng level of basketball sa Pilipinas, college has to iba, be the... Iba, bro. Iba. At tsaka, Ateneo Lasal, oo. Pero, yung San Beda Letran, iba talaga eh. Kumbaga talagang yung crowd, magsusuntukan talaga. Oo, mumurahin ka ng mga alumni. Talagang, ganyan. Tsaka dati walang social media, bro. So kahit anong mangyari, walang makakalabas. Wala namang picture dati, walang video. So talagang, ikaw ba ang number one enemy ng San Beda crowd? Siguro, nung first few years ko sa Letran, parang ako yung minumura, ganyan-ganyan. So talaga minumura ka, bro? Oo, minsan, sagutin ko pa yung mga, may mga makasagutan ng mga alumni eh. Pero, siguro after college, parang some of the parang mga alumni nag-ibigan kaibigan naman. Parang pag-usapan, naalala mo ba, minumura ka namin. Hindi, pero oo naman. Kung hindi ikaw ang minumura, ibig sabihin, hindi ikaw ang magaling. Alam mo din na kaya niyo ako minumura kasi ako yung ano, yung umaga ako yung magtatalo sa inyo, di ba? So yun yung San Beda Letran, ano yung worst incident? Yung talagang nagulat ka na, ganun na baka kalala? Like talagang, ano ba sinisigaw ng Letran? Tululaway. Tapos sisigaw Beda, yung... Tululaway. Tapos sisigaw yung Beda ng... Meron din yung... Squatter ba? Meron din eh. Parang ganun, di ba? Parang ganun. Parang kasi pare, na-realize ko lang lahat yan nung analyst na ako, bro. Nung season 91. Nung nanonood ako ng live, puta sina
Sina Mark Cruz, tapos sina Art. Pare, iba bro. Talaga. Iba pare, iba iba. So, yun, how, what was the yung pinaka-memorable sa'yo na ay na grabe. Siguro playing against the ano the yung mga foreign student athletes ng San Beda kasi sino ba nakalaban mo? Si Sudan tsaka si Ola. Ola. So of course at that time parang inisip parang andaya naman ito San Beda may import din ganyan. Pero siguro few years after I realized na parang nakatulong yun sa growth ko, nakatulong yun sa growth ni Almasan, nila Ian Sanggalang, kasi parang hindi tataas yung level of basketball if wala sila eh. So, parang yeah, at that time siguro immature pa ako, parang hindi, dapat wala yung mga import na yan. Talaga bang tinitira mo ba si Ola o si Sudan? Well, siguro, tirador ka din eh, alam natin yung tirador ka din. Physicalan, you can ask them, parang nakakawal. Pero after naman, parang ngayon, kaibigan ko na yung mga yun. So, talagang inyong panahon na yun, immature pa ako na inisip ko parang against ako sa naglalaro yung mga yan. Oo, import yung mga yan. Pero talagang I just want people siguro to realize na parang tataas yung level of play ng basketball kung nandyan yung mga yan. Totoo, like ano naman eh, kumbaga may pros and cons naman lahat yan. Kung nandyan sila, may pros. May cons din, syempre, sina Jake Pascual, apektado nun, sina Dave, sina Samarad. Kasi may foreign athlete. Pero yung kalaban, okay din kasi nga sina Raymond, 'di ba? Sina Ian. Eh yung ano bro, yung pinatubo trio. Katang iba yung panahon nung first of all, iba yung panahon mo kasi pinatubo trio si John Wilson, abutan mo. Oh, nabutan natin si John Wilson. So yung JR yun, 'di ba? So yung JR yun, JR, sina Matute. 'Di ba? Yan yung mga yun eh. So iba yung competition na NC dati. Iba. How was it going up against sina Calvin? Si Calvin, out of nowhere yan, bro. Ah. Out of nowhere. Kumusta yun? Yung actually, syempre, pagkalaban mo yung mga baste na yan, parang, actually, parang letran din yan. Eh. Physical din maglaro yung mga yan. Eh. Talagang, pabanggain ka, bastusan na laro. Makonosido. Oo. Mga physical yung mga yan. Yung pag tipong nakatayo ka lang, dadaanan ka, babanggain ka, ito lang ang ginagawa. So talagang grabe? Grabe talaga. Oo, grabe. Talagang, letran namin nun, matatapang din. Sila, yung si Kuya Junjun, si La Jam Cortez, alam mo saan, palaban lahat yung mga yan. Eh. So, suntukan talaga. Ang ganda, ganda ng laban nun. Talagang, suntukan talaga, bro. Suntukan talaga. Tsaka may enforcers, kay. Kumbaga, alam mo na, nandiyan si Kuya, nandiyan si Jam, nandiyan si Raymond. Ano yung, kumbaga, sino yung nakakagirian mo sa, una sa San Beda, sino? Sa San Beda, parang nung rookie year ko, sila Borgie, yan, sila. So tinitira ka ni Borgie, sigurado? Oo, tirador din niya si Borgie dati. Then, mga years to come sila, yan, nakatira ko na sila, mga Semerad Twins, then sila Rome, sila Karam. So kahit hindi mo kaposisyon, mukhang tinitira mo, bro. Hindi, tinitira lang, bumabawi lang naman ako eh. So with confidence, kaya mo sabihin na hindi ka nagsisimula? Siguro, may mga times na ako rin nagsimula. Iba nga kasi dati bro, iba dati. Si Calvin bro, meron ka bang incident kay Calvin? Ngayon kasi alam ko kaibigan mo siya, lalo na nung nag-NLEX kayo. Pero nung bago siya pare, yan yung, sino yung Calvin Abueva? Like, bakit ganun? Pare, kasi si Ronald, galing Adamson, kilala natin yan, high school. Si Ian, kilala din natin. Mm-hmm. Si Calvin yung talagang out of nowhere. Meron ka ba? Saan ang galing eh. No? Oo, pare, talagang may the beast bigla sa NCAA, nagulat kami sa UAP. Paano yung ano mo kay Calvin, pare? Meron ba kayong ano niyan? Well, siguro, first year namin, sabay kami nag-rookie year niyan eh. Hindi kami manalo dyan eh, kasi yun yung year niyan, champion sila nun eh. So, in the years to come naman, parang natutunan namin na parang wag lang natin asarin niya si Calvin. Kumbaga, physical, laruin lang natin. So, parang last 3 years namin, di halos nanalo sa amin yung baste na yan. Eh. Nanalo man, isa, 2 beses lang. So, ganun din. Yan yung sinabi ni Poy, eh, na parang wag nyo na lang asarin kasi baka magising. Oo, totoo. Kasi, yeah, ano lang, hard-played basketball lang. Talagang pagalingan lang. Pero in fairness kay Calvin, parang hindi naman siya nagsisimula.
daw, sabi nung niya. Hindi, nung college, at sisimula din yan. Pero, sabi niya. Lalo sabi niya, pag San Beda kalaban nun, gigil na gigil sa San Beda dati. Gigil na gigil nga yun si ano eh. So, iba, anong, I'm sure nanonood ka na NCAA ngayon. Ano yung mako-compare mo? Yung talagang iba dati, no? Iba yung... siguro yung level of roughness ng basketball, talagang iba yung dati. Parang, ngayon kasi mas skillful sila. Pero... Well, I can say siguro yung letran, pinapanood ko ngayon, parang ganun pa rin din. Physical pa rin maglaro eh. No? Oh, nagre-reklamo nga yung San Beda sa show ko eh. Nandudurad daw, tsaka naniniko yung mga bata mo, pare. Pero, ibig-guess ko pa sila. Gusto ko malaman yung totoong story eh. Ano masasabi mo dun sa itong San Beda letran, itong huli? Well, siguro talagang it's expected na pag letran sa San Beda, may mga extracurricular na mangyayari. So, I'm not surprised. Then, trust me, after nila matapos dyan sa collegiate year sila, magiging magkaibigan yung mga yan. Oo, like, ano lang yun eh. Kumbaga, pinagdaanan yun lang. Nanood ka ba nung season? Ay, nung San Beda Letran? Nanood ako ng game 1 and game 3. Nagulat ka bang nag-champion? Yung totoo. Kasi pare, iba yung... Ako, pare, nagulat ako eh. Of course, coming to the finals, 18-0 San Beda nun eh. Parang dami nagsasabi... Hirap. Yung mga kaibigan natin na walang tatalo dyan sa San Beda. So, at the back of my head, parang San Beda to. Pero of course, hoping na letran manalo. So, meron ka bang teammate talaga nun? May teammate ka ba sa PBA na Beda nun? Nung time na yun? May kaasaran ka ba nun? Sina Gabo? Si ano, coaching staff namin, si Borgie. May kaasaran mo ba sila nun? Oo, si Borgie. Kaasaran namin nun eh. Kasi, parang nagulat din ako paano nanalo yung letran dun eh. Pero like yon after mo na Beda, ay ng letran, sa NLEX pare, yun. NLEX D-League ah. One of the most decorated and strongest and like malakas. Scariest teams. Kasi naglaro akong D-League pare, pag NLEX kalaban. Bro, sino kayo nun? Ikaw. Si Kirk Long. Baser. Calvin Abueva. RR. Ian Sangalang, Ronald Gabo, may Chris Ellis pa kayo. Sila. May Hodge pa kayo, may Hodge. Mm-hmm. Bro, pero si Hodge hindi ko na inaabot 'yan eh. Mm-hmm. So Kirk, may Eman Monfort pa kayo. 'Di ba? How was that dynamic, bro? Paano kayo una in-approach? Kasi bago D-League noon eh. Paano kayo una in-approach na sama-sama kayo lahat dito? Well, ako, gilas, unang, gilas cadets kayo nun, pa. Unang try ko nun sa Cebuana pa ako nun eh. Ah, Cebuana. Tama. So, NLEX kalaban namin sa finals nun. Buzzer beater pa ni Ronald Pascual tumana namin sa finals nun eh. So, sino yung NLEX nun? NLEX, si Ronald, si Calvin, si Ian, si Pamboy. So, malakas na rin. Pamboy, sila, yun, sila Chris Ellis pa nga, sila Cliff Hodge, sila Eman. So, malakas na rin. Pero parang going through the years, parang mas lumakas na lumakas, parang lahat ng star player ng bawat team. So paano ka kinausap noon? Kinausap ko ni boss, ano pa din? Si Buwana ako, expiry ako noon. Parang yun din yung time na nag-form si Coach Shot ng Gilas Cadets noon eh. Oo, tama. So parang gusto nila ilagay kami sa NLEX lang para isang team lang kami, para pag pinulot kami, isang hilahan lang. Ako, sila Matt Canuelas Roser, sila RR, sila Jake, sila Gabo. Ano pa kadaya ng team niya noon, pare? Tayo pag NLEX kalaban parang sino lumaban sa inyo noon? Ay, Blackwater bro, naisahan kayo ng Blackwater. Naisahan kami ng Blackwater, sila Justin noon, sila Alan mga has. Justin si Alan, sina Kevin Ferrer. Robbie Celis. Oh, Kevin Ferrer. Oh, naisahan kayo. Ano yung ngayon, pare, yung D-League ngayon, magkaaminan tayo, bro, ha? Hindi na ganun. Yung D-League ngayon, pare, kala mo feel oil lang, eh. Kumbaga, puro school teams, eh. Ano yung difference? Kasi ito rin pinagsinasabi din to ni Paul Linon na ang talagang nagbago sa kanya, yung naglagay sa kanya sa next level, is nung naglaro siya sa PBL. Ganun din yung D-League, bro, ha? Kasi lalaro ka ng D-League, tapos pabalik ka ng college. Ano yung naging ano sa'yo na D-League? Yung benefit sa'yo na D-League? Kasi yung naalala mo, I don't know kung nasa D-League din yung officiating before noon. Talagang wala. Yakapan. Wala. Yakapan. May handshake pa noon eh. Oo, pwede lahat. So,
kung guardia ka nun, malaking bagay para sa iyo. Natututo ko maging tough, mag-dribble, natututo ko mag-decide kahit yung pinipisikal ka. So, talagang magandang ano yun eh. Parang mag-foundation para sa mga players na parang dumaan ka sa ganung officiating. Eh, na parang, oh, parang let them play, parang pisikal lang kayo dyan, mag-away kayo dyan, parang ganun. Tsaka sa D-League, bro, talagang nagsasama-sama lahat ah. Ngayon kasi, schools eh. Doon, pare, magkakampinas. School, tsaka may drafting na. Dati, wala pang dati, drafting. Dati, wala. Eh. Talagang hoarding, mm-hmm. bro. Talagang, alala ko nun, sina Jet Vidal. Ano din nun eh? Yung plastic ba yun? Jumbo eh. Mayroon sila, pare. Basta sina Jet Vidal, tapos si AJ Mandani nandun, si Nabong, si Alex Maliari. Yung big mga, chill, big chill. Big chill, pare. Si Alex Maliari, tsaka mm-hmm. si, sino yung big man? Keith Jensen. Pare, iba yung D-League dati, bro. Talagang ibang level, pare. Ibang level. And yun nga, tama ka doon. It gives you confidence. Lalo na ikaw siguro. Pag naglalaro ka doon sa pinakamalakas na team ng D-League, tapos biglang bababa ka ng letran, di ba? So, yung kumpiyansa mo siguro noon talagang... Kaya lang, kalaban mo din yung kakampi mo. Pataas din kumpiyansa. Pataas din kumpiyansa ni Nagabo. So, yung ano mo... Yung college career mo, entering the pros, ano yung naging story? Kumbaga, tinapos mo naman yung 5 years, di ba? Ay, di, actually, pag-usapan muna natin yung 40 mo. Yun, actually, basta yung kalaban nun, sila Calvin. Nanonood ako nun, bro, sa gym. Oo. Parang pag-basta yung kalaban, siguro, third year, fourth year ko, parang siguro 3 out of yung 5 ng career high school, lahat sa Baste nangyari. Ah, talaga? So, ano lang, laging feel good pag sila kalaban. Pare, so, talaga. Siguro extra motivated lang na yan, sila Calvin, sila Ronald, sila Ian kalaban na parang kailangan mas maganda laruin ko sa Pinatubo Trio. So, pare, lahat ng bato mo noon na shoot, putang. Oo, talagang, ewan ko, laging maganda gising pag Baste kalaban nun eh. So, Baste, so you can honestly say, personally, siyempre, iba yung at San Beda Letran rivalry. Pero personally, mas ano ka pag Baste? Mas maganda nilalaro ko. Kasi pag Beda, madalas masama naman laro ko pag San Beda kalaban. Eh. Hindi ko alam bakit. So talagang Baste? Feeling mo yun? Baste, yung, favorite ano, kong kalaban. Favorite kong kalaban dati. Paano yun? Nung yung mismong 40 points na yun, paano ka dinepensa nung bandang, actually hanggang bandang dulo, hindi ka pa rin nadedepensa nun eh. Ano yung mga adjustment ng Baste nun? Well, nag-iiba-iba sila ng tao sa akin. Well, siguro nung time na yun, parang... Mainit ka na nun, hindi mo na pakialam sino nasa harapan mo eh. Kahit tumrap, kahit ano, parang bato ka lang ng bato, talagang kahit anong bato mo, shoot talaga eh. So, ang maganda pa nun, Final Four yun eh. Talagang, Final Four yun, bro. Ang dami mo nanonood nun, pare. Araneta pa. So, talagang memorable sa kanya experience yun kasi Final Four at the same time, kalabang mo pa yung Pinatubo Trio yun. Oo, ako... Pare, then, lagi namin... Mm-hmm. Sige, go. After nung season na yun, teammate ko pa sila Ronald, sila Ian, na lagi kong... So, inaasar mo din sila? Inaasar, parang 4-0 ako sa inyo na, ganyan. Umapak na 40. 43, mm-hmm. So, ano talaga kayo, kumbaga may asaran din kayo? Yun ang hindi alam ng play. Siyempre, nakikita lang ng tao yung court mismo. Pero yung sa labas, yun ang mas malakas asaran. Pare, meron ka na bang encounter outside of the court na nag-away kayo? Sa dugout, sa tunnel. Naman. Never naman. Ikaw nga pare ito ah. Ikaw yung kada napapanood kita, eh kahit nung high school pa, ikaw yung, kasi ano kay, like ganun-ganun ka kasi. Pero ikaw yung pinaka, isa ka sa mga pinaka-competitive na players na kilala ko, even from high school, na kahit mukha kang chill, like low-key, ikaw yung isa sa mga dumedepensa, dumadive ka, kumbaga humahassle ka. Paano mo na-mix yung pagka-chill mo? Kasi chill kang tao eh. Pero paano mo na-mix yun dun sa competitiveness mo sa court? Siguro yun, personality ko, siguro natural personality is parang tawalan ng tawa, chill lang, masaya lang. Then pagdating sa court, parang halo mo ng competitiveness na ayaw magpapatalo. Sometimes nga parang sasabihan ako ng ibang coach ko na parang, oh, parang masyado kang relax yan, masyado kang chill, masyado kang ano. Oh. Parang sa isip-isip ko, parang sige, hintay mo na lang sa laro, parang ganyan. Parang, kumusta yun? Parang ganun yung daddy mo, kumusta yung treatment sa'yo nun?
Hirap. Mahirap okay yan, bro. Ha? Mahirap yan. Hindi lang nila alam. Akala nila pag anak ka ng coach, madali. Mahirap yun. Yan. Na nga. Actually, medyo yung relationship namin ng dad ko nun, medyo naapektuhan nun eh. Kasi, syempre, pagdating sa practice, talagang, syempre, dad ko nun, ayaw naman nun iisipin na parang mas pinapaboran, mas pinapaborito. So, feeling ko, mas napapagalitan ako ng extra compared sa iba. So, hindi ko may iwasan na mag-compare eh. Pero of course, right now, na-appreciate ko yung lahat ng bagay yun kasi it made me who I am right now eh. Parang sometimes, ang ganda ng laro ko, ang dami pang sasabihin. Parang kapag ginawa mo to, ginawa mo ganyan. Kahit, so, kahit pag 6 straight points ka, tapos nag-turnover ka, yung turnover mo lang ang mapapansin niya. Makikita, oo. Oh. Parang ano pa bang kulang doon? Oh, kung baka doon sa 43 mo pare, kung may 3 turnovers ka noon, yung 3 turnovers mo yung nakita. Si ano rin kausap ko eh, si Aaron eh. Kaya nakaka-relate nga rin kasi naglaro din ako para sa dad ko. Kumbaga, minsan kailangan pa nilang patunayan sa lahat ng tao na mas galit siya sa iyo. Kaya talagang iba. Tapos pag nagkalat ka, syempre may laro naman na talagang masama eh. Yung sabon, iba. Swerte kayo, hindi kayo isang bahay. Kasi dorm ka, diba? Pero, syempre, parang weekends, uwi ka sa bahay. Parang sabon. Sometimes, may practice ka ng ano, ganyan. Then, minsan, dahil napagalitan ka sa practice, madadala yung sa bahay. Tahimik, medyo cold, walang pansinan masyado. So, parang, syempre, hirap din na 4 years magkasama, diba? So, kuya mo din, ganun? Oo. Pareho kayo. Grabe yung pagalitan, ano, oo. Lalo na, syempre, mataas expect. Dapat pag yung, kunyari, anak mo, player mo, mas mataas dapat yung expectation dapat. So, talagang mas grabe yung pagalit sa amin. Nun. Namumura kami, parang hindi pwedeng ganyan. Namumura talaga kayo? Oo. Ganun naman eh. Well, dad ko naman, lahat naman namumura. Nun, eh. So, extra lang kayo. Ganun. Mas may extra lang. So, minsan, syempre, bata ka na parang lagi na napapagalitan na parang ganyan na. Ang tama namang ginawa ko. Parang wala lang. Pag tama yung ginawa mo, parang kahit yung mga nice one, minsan lang yun. Oo. Kumbaga, minsan, parang hindi mo maririnig yun eh. Bro, parang pag nakikita mo, iko-compare mo na yung pagalit, iko-compare mo din yung bakit pag iba maganda ginawa, parang nice one. Pag ikaw may credit. Wala lang. Kumbaga, naririnig mo lang talaga pagalit. Yung mami mo ang referee. Ganon din sa inyo. Hindi, ano naman, pagdating sa, ano, hindi naman nakikailam yung sa trabaho. Pero mami mo yung, relax ka lang. Kumbaga, pag family dinner, tapos mainit kayong mga anak, tsaka daddy mo, mami mo yung gumigitna. Well, as much as possible naman yung nangyayari sa practice, hindi naman dapat nadadala sa bahay yan eh. Pero hindi maiwasan, bro. Yung mood lang yung nadadala eh. Kasi parang, at the back of it, parang, pinagalitan ako nito kanina, wala naman akong ginawang mali, parang ganun. Marirealize mo nga lang pagtanda mo. Kahit ako nung dati, parang pikun ako eh. Diba? Pikun ako pa. Bito ako pinapagalitan, tama namang ginagawa ko. Parang, pero nung siya gumawa, di mo naman okay pinagalitan. Parang, di sige, bawi ka na lang. Bakit ako? Minura mo ako. So talagang ano, may effect, pero at the same time, talagang tumibay ka din. How was it nung, paano ka nag-decide na, sige, papadraft na ako? Hindi, actually, may last playing year pa ako nun eh. Nag-decide na ako hindi ako maglalaro nung final year ko. Kasi may offer din naman sa Gilas nun eh. Yun yung unang Gilas Cadets Gilas na parang... Gilas 2 na. Parang may Gilas, ano nun eh, may Gilas Men's, then kami Gilas Cadets. Parang may hindi kaming kontrata nun for 2 years eh. So, okay. Laro sa mga isasama sa Men's, ganyan, sa SEA Games. So, parang syempre, bigger opportunity yung ano eh, yung makapag-national team. Sabi ko nga, nung bago ako mag-college, parang inisip ko, pangarap ko nun, makapag-national team, tsaka makapag-PBA eh. So, ayun yung pangarap ko. So, yun. Well, at that time, maraming alumni ng letra nun na hindi naiintindihan yung decision ko nun na parang wala daw utang na loob, ganyan-ganyan. But of course, right now, okay na naman lahat. Hindi na coach daddy mo nun? Siya pa yung coach nun, pero na-timing na nag-resign din siya nun eh. So pareho kayo, sabay kayo umalis? Oo, nagkataon. Sino nauna? Sino nauna talaga? Siya yung una nagsabi, pero nagsabi ako after, siyempre hindi ko na sinabay, nagsabi na ako after mga 3-4 months na. So pareho kayong mainit sa inyo, Letran? Pareho kayo nun, malamang, kasi
feeling nila, hindi iwan niya sila. Sa dad ko naman hindi kasi 12 years yata siya nag sa'yo. Sa akin ano, kasi may playing years pa ako eh, nice eh. So, ang masama pa noon pagdating nung playing, nung pang fifth year ko dapat, umabot ng game 3 finals yun against San Beda. Sobrang dikit yung game. Sabi, parang syempre, feeling nila kung ano, baka iba yung ano. Kahit pa paano. As in, nag-finals nung wala ka na. Tapos nag-game 3. Kasi galing kami finals nung year ko, game 3 din. Then the following year, yung buo pa dapat yung lineup namin noon, ako lang yung umalis. Nag-finals umalis. So nag-decide kang umalis. Syempre, mababigat sa'yo yun. Pero may offer na sa'yo yung Gilas. Gilas, bago ako mag-PBA noon. So, ilang years ka sa Gilas? Two years. So, 2 years kang Gilas lang? Kasi 2012. Then 2013 ko dapat yung final year ko sa Letran. Pero Gilas nag-Gilas ako 2013-2014. Sino yung teammates mo noon sa Gilas? Sa Gilas noon, yung sa Cadets, kasama ko anong pumirma noon sila. Gabo, sila Ronald, si Jake Pascual. Si so, puro practice lang kayo? RR. Practice, pero may mga tournaments. Pumunta kami ng Dubai noon, pumunta kami ng Hong Kong noon, nag-SEA Games kami noon. Then pag yung FIBA Asia noon, kami yung nagpa-practice sa kasama yung men's. So, experience, ano bro. Then bago mag-PBA, kasama pa kami ni Lagabo noon sa, yung alam mo yung three free throws si Polly, kasama kami noon. Oh, nakita ko yun. Kayong dalawa ba yun? Kami Rookie, ni Gabo actually, nun. Sasabihin ko nga yun eh, na parang isa ka sa mga pinakabatang nag-Gilas eh. So yun. Kami ni Gabo yung dalawang hindi PBA lang nun eh. So for me, parang gandang opportunity bago mag-PBA yun. Kasi feeling ko kung nasa NCAA kami nun, parang hindi ako makakalaro doon, di ba? Oo. Tsaka yun yung year na tuwang-tuwa sa'yo si Coach Chot eh. Yung 4 out kayo, drive ko lang ng drive. Ikaw, pag nanonood ako, parang nasa high school lang. Drive lang ng drive, tas kick out. Dribble drive. Bagay ka talaga. Bagay ka talaga dun. Talagang, tsaka dun, pare, drive ka, kick out ka, good job ka na nun. Tas ulitin mo ulit, di ba? So, ganun lang palagi. Sobrang bumagay ka nga dun sa ano na yun. So, nung after mo nung nagpa-draft na kayo lahat, pang ilan ka nun, bro? Second overall. Sa Tokitex ba or Rain? Rain or Shen yung dumraft sa akin nun. Pero yun yung may, parang may contract parang may contract talk si Paul Lee nun sa Rain or Shen. So, kung hindi siya pipirma, kung matitrade siya, magstay ako sa Rain or Shen. Kung pumirma siya, yung trade ako sa TNT. Pero naglaro ka sandali. Practice. Hindi. Practice. Saglit. Pero kumusta si Coach Yeng nun? Okay. Gusto ko na ni Coach Yeng nun. Relax naman si Coach Yeng sa practice. Hindi mo mararamdaman kung pero okay. oo nga. May nagsabi nga nun, bro. Parang hindi mo alam kung trip ko mo ni Coach. Lalo na pag rookie. Talagang hindi mo alam. Oo. Oh, kasi sa game mo lang mararamdaman yun eh. Kung... Which hindi mo nga inabot. Well, kay Coach Yeng naman, chill lang siya. Pero pagdating naman sa game, lahat naman nabibigay niya ng opportunity nun eh. Totoo. So, paglipat mo ng Token Text, sina Jason? Nandun pa ba si Jimmy? Sobrang blessed ko nun. Kasi pagdating ko sa TNT nun, biruin mo, ang point guard na kasabay ko nun, Jimmy tsaka Jason eh. Diba parang... Nagagamit ka nun. Actually, nung first conference namin nun, pasok kaming semis nun, tatlo kaming point guard nun ni... Jimmy Jason. Minsan nga, mas mahaba pa nilalaro ko kay Jimmy. Jimmy, papahinga then, siya. Then, pagdating nung second conference yun, wala na si Jimmy nun, nag-retire na siya. Yun yung nag-retire. Nag-team manager na siya. Tapos yun, nag-champion kami nun. So, Ivan Johnson. So, si Ivan Johnson? Yun yung huling champion ng TNT. Nandun pa ako nun. So, nakaisa ka sa TNT? Nakaisa ako. So, feeling mo, pagpasok mo ng PBA nun, bro, parang hindi ka na bago dun sa... Kasi 2 years ka naglalaro na ng PBA caliber players eh. Oo nga, kaya nga parang sabi ko, parang bago ako mag-PBA, parang gusto ko na ma-experience na parang kasama ko sa practice, puro PBA players, then may Jimmy Alapag, may Jason Castro, L.A. Tenorio. L.A. Tenorio, pare, wild. Parang so, what else can you ask, di ba? Oo naman, like, ngayon, I'm sure, hindi ka nagsisisi dun sa mga decision mo. Nung TNT ka na, after ng TNT, nung nag-champion ka, yun yung final conference mo doon? Kasi nung finals na yun, na-sprain, na tapilok ako noon eh, game 7 eh. Then, malalang sprain siya, parang
may punit sa ano ko noon, sa tendon sa ankle ko noon. Mm. So inoperahan ako noon before third conference. Mm. Then nagre-recover ako noon after third conference, yun, na-trade ako sa NLEX noon. NLEX na. And mm. then you had a good start with NLEX. Yes, good start pero never come. Yeah, nag-ano kami, nagko-quarter finals. Like, pero personally naman. Ikaw, kumusta yeah, yung personally? Okay naman. Kumusta yung relationship mo with Coach Yeng? De, nung pag-trade ko sa ano noon, NLEX, Coach Boy pa yung coach namin noon eh. Okay naman, maayos naman nilalaro ko noon. Pero nung pagdating ni Coach Yeng, doon talaga gumanda yung nilaro ko eh. Naramdaman mo talaga yung kumpiyansa? Oh, doon parang doon talaga lumabas yung laro ko under Coach Yeng eh, kasi talagang nahayaan niya lang ako maglaro pag nagkamali ako. Yeah, mapapagalitan ako pero for sure you'll get another chance, parang ganun. Oh, pare, like yun mm-hmm. nga lagi nila sinasabi, hindi naman talaga nagtatanim din si Coach Yeng. Kapag mm-hmm. pagalitan ko, murahin ka nun, sunod na araw daw, wala na daw yun eh. Oh, meron pa akong game nun dati, naalala ko, parang Alaska yata kalaban. Lamang kami ng 30 nun, fourth quarter. Ah, mm-hmm. umabot pa yung Alaska nun, talagang umabot pa ng tatlo lang yung lamang. Buong fourth quarter, lima yung turnovers ko, di ako nilabas kahit isang beses. Talaga? Inabayaan tapos, lang ako. Pero syempre, minumura ka, pero... Minura ko. Pagdating sa dagot, narinig ko talaga lahat ng ano. Pero hindi ka nilabas. Uh-huh. Yun ang... Oh, then after nung game na yun, talagang dun mas gumanda yung laro ko. Kasi talagang... kung magkamali ka kay coach, talaga pagbibigyan niya makabawi. Hindi, pare, pero ikaw, player ka, mas gusto ko na yung minumura ako, hindi ako nilalabas, kaysa yung... Hinihimas ako, kinukuking ako, pero nilalabas mo naman ako. Diba? Doon na lang ako sa... Parang may pinaguhugutan ka dyan. Sino hindi, sinasabi ko lang naman. Mga tiebreaker times na naman tayo dito eh. Pero sinasabi ko... Hindi, pero sige, yung ano mo na lang. Like, yung... Ako, pare, ito ha. MPBL ako noon eh. As a bus ako noon. Naglaro ako ng Valenzuela. Teammate ko si Kuya Pau, Ubalde. Yun yung una mo sa Inares. Kakabalik ko lang din ng ano nun eh. Hindi naman kakabalik, pero na-ACL din ako, di ba? So, nung nasa bus kayo papunta kaming game, lumabas, balita, chinek ko ngayon yung Twitter. Sabi ko na kay Paul, sabi ko, Kuya, si ano? Kevin, ganyan-ganyan. Nakita ko yung replay. Ano pakiramdam nung the moment it happened? Alam mo na eh, no? Hindi. In denial pa ako nun kasi... Oh, in denial? Yung pain na nararamdaman ko nun, yung parang sabi ko, first time ko naramdaman yun na sobrang sakit. Talagang, pag ganun ako. Then, inayos ako sa gilid, then pumasok sa dugout. Sinubukan ko pang mag-jump squats, ganyan-ganyan. Nag-sprint-sprint pa nga ako sa gilid noon. Sabi ko, kaya to, kaya. Ah, nag-sprint-sprint ka pa? Oo. Oh, pati nag-jump squats pa ako, tumatalon-talon pa. Ito yung una. Yung una yan, ha? Nagagawa ko pa lahat. Ha? Ako hindi, so, wala na. O tapos? Nag-yellow ako. Then, pumasok sila, may pumasok yung mga PT, nagtatanong, oh, musta to si Kevin, ganyan. Okay. Sabi mo kay coach, pwede pa ako, ganyan-ganyan. Balik ako sa second half, sabi ko. Talaga? Game 5 ng semis to, game 5 ng semis kasi crucial. Eh, na-injury ako nung parang 40 seconds pa lang ng game eh. Tama. So, sabi ko, laban tayo na to, sabi ko. Then, pag alis ko ng ice, magana yung tuhod ko. Di ko na mabenta, sabi ko. And then, di na pala kaya. Pero, nung time na yun, iniisip mo lang, wala lang, kumbaga. Baka sprain lang or something not ACL, di ba? Pero dumadaan na. Pero syempre, tangina, hindi mo iniisip. Hindi ko iniisip yan. Tapos, pa-MRI ka? Check up next day pa. Hindi pa na-MRI. Na-MRI na pala ako nung gabi. Then, yung MRI nakuha the next day. Pagdating kay Doc Anlas, unang, di ba si Doc Anlas may check, pag-check siya, ginaganan yung tuhod mo, di ba? Meron na to. Sabi niya ACL to. Actually, sabi niya palang, nakita niya palang video, feeling niya ACL na daw. So, nung ginanon niya, yung lakman niya, nakita niya putol na. Anong una mong ano nun, pare? Yun yung puta, 6 months, 8 months, isang taon. Well, yun yung di ko una naisip. Nausip ko, parang talo kami game 5 noon. Parang di ako makakalaro ng game 6. Parang sabi ko, paano ako di ako makakatulong na ito. Malungkot ako. So, it was more of yung ngayon muna. Di ako makakalaro sa susunod na game eh. So, yun muna. Then, paglabas ko ng ano, syempre, umiyak ako, ganyan-ganyan. First time ko na ano yun. Parang, yun, naisip ko na parang natanong kung gano'ng tagal ako makawala na ito. Pero si, ano naman, Doc Anlas was reassuring me naman na alagaan kita, di kita papabayaan, ganyan, tutukan kita, something like that. So,
Medyo mahirap, pero oh, may... pero that was a long journey kasi hindi nila naintindihan. Pare, tuturuan ka maglakad, tuturuan ka mag... Tangin na, yung tupi-tupi nga, masakit na eh. Oo, oh, yung pa lang, di ba? Parang therapy parusa na yun eh. Parusa yun. Nakaupo ka, tinutupi mo yung tinutupi. Tapos pinipilit mo pa minsan. So, tsaka pag hindi mo pinilit, hindi babalik yung range. Totoo. So talagang kakainin mo yung sakit at talagang bahala na, ganun. So, nung nakasabay kita sa Moro, yun yung nakakasabay kita sa Moro. Yun yung player nga ako ng Valenzuela noon. So, nakakasabay kita sa Moro, nakikita ko na talagang positive ka. Kumbaga, well, which is ano naman eh, kumbaga, pag nagawa na, tas nandun ka na sa process, medyo positive ka na eh, na parang excited ka rin na tahakin yung... Yun lang yung choice mo talaga eh, kasi pag naging down ka, talagang hilahin mo yung sarili mo pababa eh. Wala lang kung umingiti-ngiti ka na nun sa mga stories ni Selena eh. So, alam ko, ano na, okay na to. Tapos, bumalik ka, ano yung story nung muna nung bumalik ka? Naka-recover na ako noon. Ilang taon? Ilang months? 8 months, nakabalik na ako noon. Pero hindi pa ako naglalaro noon. Nagpa-practice pa lang ako noon. Pagbalik ko noon, pinakamalakas ko, katawan ko, buong buhay ko. Oh. Ang dami kong workouts na never ko nagawa sa buong buhay ko. Yung squats ko, talagang pinakamabigat. Deadlift ko, pinakamabigat. So, pag-north. Feeling mo, puta. Sabi ko, yari sa akin. Pagbalik ko, parang kain lahat sa akin itong mga to. Nag-Nordics ako, hamstring ko, lahat. Sobrang lakas. So, pagdating ng practice, okay naman. Then, nag-opening na ng January noon. Timing ko, wala pa doon. First game, then... first game, maganda laro ko. Then, struggling. Pagdating ng tatlong straight na struggling games ako noon. Pagdating pa ng fifth game ko sa Inares yan, Meral ko kalaban noon. Third quarter, nakashoot ako tatlong sunod na 3 points. I was playing well. Parang nakuha. Sabi ko, okay na. Nakuha ko na yung 3-dim ko. Nakakala na. Pagdating ng fourth quarter ko, parang rebounding battle ako tsaka si Cliff Hodge nun eh. So, pagbagsak ko, parang sabi ko, masama na naman yung pain na naman. Parang sobrang sakit na naman. So... Same knee. Yun na naman, in denial na naman ako. Pero feeling ko yun yung mas masakit, bro, ha? Mm-hmm. Pagdating ko sa dagat, nakapag-jump squats pa ulit ako, nakapag-ano pa. Sabi ko, parang, hey, kaya to. Then, pag-check-up kay... Actually, sa pag-check-up ni Doc Anlas, medyo may kapit pa daw. Then, hinintay MRI. Pagtingin ng MRI, putol na pala yung, ano, yung ACL. May nakakapit pang onting, ano, I forgot the term. Pero, hindi siya full tear. Pero, pag may punit ACL mo, kailangan talagang opera. Ano na naman ang... Hindi, pag-usapan na natin kasi may balita na yung minutes mo ang taas agad eh. Ano muna yung whole, ano na yun, yung whole story na yun? Totoo bang mataas masyado or ginusto mo din? Kasi feeling mo naman, malakas ka na nun eh. Well, sinabi ko sa medical team namin, parang ayoko ng minute restriction, ha? Parang ganyan, kaya ko naman to eh. Pero tinignan ko yung playing time noon, tsaka yung playing time ko yung sa bubble. It's the same, 27, 28, 29 minutes, pareho lang. Siguro, it's more of may kasalanan din ako, parang I've been pushing myself too hard. Na parang nakakompromise na recovery nun. Parang, syempre, gusto ko may pagbalik ko, kailangan, mindset ko, kailangan. Points, rebounds, assist, ganito dapat i-deliver kong stats. Hindi na ako, yung tulog ko, importante ang tulog pag sa recovery, kailangan 8 hours, ganyan. Feeling mo masipag ka pag hindi ka natutulog eh. Oo. Oh. Pero syempre, galing kang injury nun, dapat, yung advice ko rin sa mga, no, huwag niyo ko-compromise yung rest and recovery niyo eh. Parang ang nangyari, mas nag-focus ka dun sa performance mo kaysa dun sa recovery mo. Grabe, sobrang lakas ko nga. Sabi ko sa'yo, parang yung weights ko, grabe. Minsan, parang mag-workout ako ng umaga. May practice kami sa umaga. Mag-weights pa ako sa hapon. Mag-skills pa ako. So feeling mo, it was overwork? I think it was overwork kasi... At ikaw lang talagang, makakasabi nun, ha? Kasi ikaw lang naman talaga yung nandun lagi. Nung una, syempre di ko naisip. Pero parang tinatry kong isipin yung mga nang ano. Parang... Excuse me. Yun talaga yung naging feeling kong ano eh. Yung masyado kong pinush yung sarili ko eh. Kasi na-compare ko na eh. Ginawa ko sa bubble eh. Parang sabi ko pag napagod ako, kailangan ko magpahinga kasi kailangan ko rin isipin yung health ko eh. Yeah, I'm gonna work hard pa rin. Off-season, parang magbubuhat pa rin ako, mag-skills pa rin ako. Pero pag nandiyan ka na sa, ano, sa tournament, talagang kailangan mo mag-adjust eh. Talagang kailangan mo mag-normatec, kailangan mo mag-yelo lang, kailangan mo matulog lang. So how was the... Sige, go. Sa practice?
practice pag yung kunyari back-to-back teams, kailangan mo magpahinga, magpaalam ka, ganyan. So, hindi, ito actually ang ano ko. Gaano ka ka-grateful sa NLEX? Kasi bro, isa, dalawa. Hindi ka talaga iniwan, bro. Talagang pata ka namin. Alagaan ka namin. Pagbalik mo, ikaw pa din si Kevin Alas. Like, never sila nag-waver na kahit mabansagan kang injury prone. Parang hindi nagbabago yung ano mo doon, ha? Yung status mo doon, ha? Parang pagbalik mo, ikaw pa rin si Kevin Alas. Pag nawala ka ulit, balik mo, ikaw pa rin si Kevin Alas. Gaano ka grateful doon? And what is the conversation like? Kunyari, between you and Boss Ronald or between you and Coach Yeng, ganun. Of course, very, very, very grateful ako sa NLEX management kasi pati kay Coach Yeng kasi yun na nga parang na-injury ako noon the day after interview si Coach Yeng noon. Parang sabi ni Coach Yeng noon, parang Kevin's like family to us. Parang hihintay namin siya. We will be patient with him. Hihintay namin pagbabalik niya. So, of course, malaking bagay para sa akin yun na parang thinking of those things right now, parang malaking bagay sa akin yun na ano, especially yan, sila Boss Rod, sila Boss Ronald, malaking bagay sa akin yan, na parang wala akong kahit isang narinig na parang, oh, injury ka na naman, o oh, ano ba? Oo, yun ang mahirap, bro. Wala, kahit isang beses, wala akong narinig sa management, sa coaches. Parang ikaw pa nga yung mahihiya, eh. Totoo, parang ikaw na yung mahihiya, eh. Then, yun na nga, nag-expire yung contract ko last September. Pirma na naman. Parang pinapirma pa rin ako without even, well, di pa ako nakapaglaro nun, ah. So, they gave me 3-year extension. Talagang, for me, malaking bagay yun na parang yung tiwala lang ba nila sa akin. Tiwala. Kasi, parang malaking bagay para sa akin yun na pinagkakatiwalaan ka. Kasi, I can say na parang not all management can treat you the way NLEX ano, treated me. So, laking pasasalamat ko sa management ng NLEX tsaka kay coaching. Kasi, no nga, di natin alam ano mangyayari kung sa ibang team ako naglalaro nun, di ba? Oh, wag ka kasi nagko-compare, kaya ka nadadali. And then, pero... Wala nang pinangalanan, eh. Oo nga, hindi, natatamaan lang kasi, alam mo naman ang mga Pinoy, okay, naklanto, okay. Alam mo naman ang Pinoy. Hindi, pero sige, yung bubble na lang, bro, kasi alam ko may mga kailangan kang gawin din, eh. Yung bubble, kumusta yung bubble? Kumusta yung team nyo ngayon? Anong... Kumusta yung Kevin, Kiefer, Jericho? Musta yung ano na yun? Actually, going to the bubble, syempre may mga expectations kahit na wala nun si Poy. Pero reality is, parang laking kawalan si Poy sa amin kasi rim protector yun, eh. Ang sentro na nga namin yun, si JR Quiñan, eh. So, saka, yun, nakita naman natin si Raul Soid, ganda ng laro doon. Oo, oh, pare. Bata ka yan. Bagong pirma yan. Oo. Oh. But of course, syempre, iba pa rin yung Poy era. But yun na nga, parang focusing on the good things, yun na nga, parang yung pag-angat ng laro ni Raul, which will be good for us in the future kasi yun na nga, parang paangat na yung laro niya. Then, siguro sa bubble, it's the first time na nakompleto kami since nung yung rookie conference ni Kiefer, eh. Si rookie conference Kiefer, doon kami nag-semis, eh. Then after that, nung rookie conference Kiefer na doon ako na ACL yung game 5 noon, then the next conference naman na ano si Kiefer na suspend, diba? So ikaw naman nawala. Oh, so talagang sabi ko ano ba naman to, parang never kami na kompleto, isang conference lang. So itong bubble lang, first time. So yun, dami naming close games na actually lahat ng close games namin sa bubble wala kaming pinanalo kahit isa. Pero it's a good learning experience for all of us kasi yun na nga, me and Kiefer and Jericho na first namin magkakasama. Siguro, all I can say is parang the only way to go is up kasi talagang ino naman caliber ni Kiefer, eh. Talagang di rin pwede na matatalo kami. And, kumusta yung dynamic na yun? Yung, kasi lagi ko sinasabi ito, eh. Tatlo kayo, pero magkakaiba personality niyo, bro, eh. Si Jericho yung si Angas yun, eh. Kumbaga si ano yun, eh. Di ba? Talagang go all out. Di ba? Kahit saan, bro, nakita ko yan, kahit ensayo, wild yan. Practice, oh, ganyan yan. Grabe. Si Kiefer yung mas out there. Di ba? Kumbaga mas, ano siya, eh. Alam naman natin, Kiefer, bata pa lang. Tapos ikaw yung mas laid back. Paano yung dynamic yung tatlo?
Well, yun na nga, sabi ko nga yung rookie year ni Kiefer, yung nag-semis kami, parang doon na sa, alam kong kami ni Kiefer na maganda na yung dynamic namin na nung never kayo nagkaanohan. Talaga bigla. Yun na nga, that's the good thing about us eh, parang we never step on each other's toes eh, na, you know, pag may mainit si Kiefer, bigay ko sa kanya lahat ng bola. Pag may mainit ako, bibigay din ni Kiefer sa akin lahat ng bola. Then yun na nga, coming to the bubble, si Jericho. So, may Jericho na kami ngayon. Feeling ko, mas malakas na kami kasi parang dalawa na nga kami ni Kiefer no, na nagbibigay. And then there's a Jericho. So, malaking bagay sa amin yun. Siguro, inisip ko ngayon, parang maybe it will take time para ma-develop yung chemistry ng team eh. Kasi, yun nga, parang it's the first conference na magkakasama kami tatlo eh. Hindi, tsaka si Jericho, pare, yun ang trabaho lang. And Jericho naman, never, kumbaga... Di nagre-reklamo yun. Yes, never looks for a shot naman eh. Talaga hindi siya yung kung ano ibigay mo, yun lang iaano niya eh. So that's the good thing about this team na parang walang inggitan, walang selosan. So, yun, sana mag-produce siya naman, at least mag-semis kami in the coming conferences eh. Oo naman, maganda yung ano nyo pare, maganda yung dynamic nyo, tsaka maganda, may maganda. Number 3 and number 4 pick pa kami, so hopefully... This year? 3 yeah, and 4 sa inyo? Mm-hmm. Pucha. Sinong low-key? Sino? Ikaw, personal. Wala tong NLEX. Sinong tinitingnan mo na tingin mong babagay sa inyo? Kung ako, syempre gusto ko yung si Justin Baltazar. Kasi yun yung kulang namin eh. Big man. Si big man na rim protector eh. So dapat parang, feeling mo sa 3rd and 4th mag-big man kayo? Oo. Kasi isa, dapat naman talaga, isa doon, big man. Kahit makaisang big, then sabi nga ni Coach, parang after ng big next, best available talent na. Ah, so fill nyo muna yung big man spot nyo, tapos. Sino sa college kayo nang tingin mong, ikaw mismo? Impressed daming magagaling ka. Eh. Ah, sa college. No, hindi, yung magpapadraft, yung impressed ka na, okay to ah, pwedeng NLEX to. Calvin Oftana, pa... pare. Ayun, actually, okay din yung si Oftana kasi big man na may tira sa labas din. Pwede pa mag-tress yan pag ano, kailangan. Oo, pare. Sinapas. So, yun. Magandang kombinasyon yun. Baltazar Oftana, kunin namin yun, di ba? Sana mangyari. Ay, magpapadraft ba si Oftana? Hindi ko alam kung magpapadraft siya. Eh. Hindi ko alam. Sabi niya, hindi pa daw sure eh. Pero hindi ko alam. Ang pinag-iisipan niya ngayon, nalaman ko na bawal na siyang lumipat. Kasi matanda na. So, either San Beda or padraft. So, malalaman natin within the next few months. Pero feeling ko aabot sa inyo if ever. Kasi 3-4, pare, malamang may Oftana pa doon o kaya may Baltazar pa doon. Kasi si Namunzon, yan yung mga feeling ko mawag. 30. Oh, sana ako bubalik si 30. Pero, bro, solid man. Gusto ko pang, may ano ka ba? May lakad ka ba? Kasi gusto ko tanong sa'yo yung buhay asawa mo. Kahit wala, mabilis wala. Eh. Oh, buhay asawa mo, kumusta, bro? Kumusta yung ano ninyo? Bro, kahit ako, bro, ha, out of nowhere yun. Ha. Paano kayo nagka, ano, ni, like, paano kayo unang nag usap ni Selena, gano'n. Kasi alam kong inspiration, given na yun, hindi naman na yun, ano, inspiration mo yun, of course, nung nag-ano ka. Like, PBA ka na nun? Nung yes, nakikita PBA mo na siya nun, sa courtside? Mga first few games niya sa PBA nun. So, nag-cover siya ng game namin nun, si Selena. Tindi mo din. tapos? Well, nung siyempre pag pasok ko pa lang ng tunnel noon eh. So nakita ko siya noon. Parang hindi mo siya kilala noon, na Selena Dagdag. Kilala, like, kilala ko siya noon. Sabi ko, yung ganda ni Selena sa ano. Ganda ni Selena sa personal. So parang sa TV mo pa lang siya nakikita, Ateneo. I asked her something parang ay, uy, ang aga mo ah. Kasi normally maga ako dumadating sa bay. This was before the game. Before the game. Kasi normally, maaga ako dumadating sa game. Then nakita ko parang aga ni Selena. This was the first time mo siyang nakita? Yeah. Mm-hmm. In person, yes. Umano ka na? Kumilos ka na? Nalabat per cent agad ako eh. Iba ka din bro. So kinausap mo na? Well, ano pa? Siyempre... Humirit ka lang. Humirit lang. Hindi usap. Mm-hmm. Then, tinanong ko si Wami nun. Kasi timid ko pa si Wami nun eh. Parang... single ba siya? This was niya. All during, before the game. Before the game. Tinanong mo na kagad si Wami. Single ba siya? Tinanong ko. Then, sabi niya, hindi, actually, ang tagal pa nung una, hindi ako nare-reply, hindi ako pinapansin. Eh. Ah, talaga? Dali ha. Sa mga nanonood natin ngayon, bro, Kevin, alas na to. So, hindi ka pinapansin ni Selena Dagdag. Hindi ako pinapansin. Hindi nga, nagdi-DM ka? Sa IG, nagbe-message ako, ganyan. Wala. Pag minsan mag-message pa, magre-reply pa ako after ilang days pa, parang gano'n. Siya, magre-reply siya.
So hindi ka niya pinapansin nung una. O, tapos, paano, ayan, yan yung gusto ko eh, para hindi lang basketball. Paano mo na, ano, nakuha yung kilite? Well, siguro, naging ano lang, naging matyaga lang ako. Then, syempre, parang isilina, parang Christian, gusto niya yung dating, may pinabasa. Ako, hindi ako nagbabasa ng libro, masyadong hindi ako mayroon magbasa ng libro. Pinabasa niya ako ng libro na pangalan ng Boy Meets Girl. It's about parang dating the right way. Siyempre ako, syempre, gusto mong silina. Kailan to? Parang, kayo na nun? Hindi pa? Hindi pa. Parang... Paano naman niya nasabi sa'yo yun? Nabasahin mo to? Bago mo hindi, uyawan? Hindi pa. Parang... Ano inirit pa, lang niya. Hindi, ano pa. Siyempre, nag-meet kami after a month pa yata. After ano eh. Nag-date na kayo nun? Hindi, hindi pa. Parang ano pa lang, may kasama mga friends pa lang. Okay. So yun, hi, hello. Pinabasa niya sa'yo yung boy meets girl. Then, siyempre, messaging ganyan-ganyan. Then, siguro, pag yung lagi na ako nagme-message, parang yun yung ano niya, pinabasa niya sa akin. Kapal ng libro, kami pabasa. Binasa ko. First time ata nagbasa ng buong libro si Kevin. So, binasa mo yung buong libro, Boy Meets Girl. Okay, guys, Boy Meets Girl. Ano natutunan mo sa libro? Yun na nga, parang it's how to, ano, parang date the right way, parang, parang, oh, kasi pare, ang image ni Selena, sobrang ano ah, sobrang classy, sobrang, ano, conservative. Conservative, so, hindi yan yung madali-dali lang, bro. Ah. So, binasa mo. O, tapos? So, sure, parang after chapter nun, binabasa ko chapter per chapter, parang hindi ako ma-overwhelm. Eh. So, magsisend ako sa kanya mga summary nun. Parang, siguro, hindi ko alam kung na-impress ba siya, parang... Binasa mo kasi, bro. Effort yun, ha? Mm-hmm. Then after nun, yun, tuloy-tuloy na, date na kayo. So, yun, tuloy-tuloy na. Siguro, tagal-tagal din. So, buti. Ilang years kayo, bro? Ano na kami ngayon? Bago kayo kinasal? Bago kinasal, 3 years, 3 years. 3 years. Kailan mm-hmm. mo na sabi na, ito na yun, puta. Pakasalan ko na to. Well, siguro nung una pa lang, parang sabi, parang di ko naman niligaw si Selena kung di ko balak pakasalan eh. Hindi, pero ito ah, bro, ah, diretso lang. Mm-hmm. Financially, alam mo naman eh, na okay na, kaya ko na eh. Kailan like mentally, at saka emotionally? Well, siguro, the more you get to know her, kasi parang alam mong disenteng babae, mabait, matalino, may upbringing. So feeling mo jackpot ka, ganun? Oo, sobrang jackpot talaga ako. So, di ba? Parang pakawalan ko pa ba? Papakawalan ko pa ba? Di ba? Kapal naman ang mukha ko, pakawalan ko pa ba? Tapos, so paano po nag-decide ka? Tsaka close ka talaga sa family niya? Oo, kasi yung mga kapatid niya, nakakausap ko din naman palagi. Siyempre, nagpaalam muna ako sa kanila about yung plano ko. So, yun na, okay naman. At saka love din daw ng family mo si Celine eh. Oo, kasi yun Coach nga, Louie daw. I don't think any person wouldn't love Selena naman kasi sobrang totoo naman. Sobrang nice si Selena. Oh, so ano naging plano noon kasi nung nag-propose ka late last year, di ba? Yes, ay, late last late year. 2019. Last, 19, sorry. Tapos nag-pandemic. Original plan namin. Original niyo na cancel. The original namin church wedding September. So, sabi namin, parang the important thing naman is maging kasal na. So, nag-civil wedding muna kami ng September. So, yung church wedding to follow na lang muna pag medyo okay na yung sitwasyon. Yung civil ninyo was before the bubble? Yes, before the bubble. Before the bubble. Ano nga, buti yung bubble, natuloy siya parang 3 weeks after nung bubble. So, di nyo rin na-enjoy? Parang ngayon lang yung honeymoon? Well, na-enjoy din naman kasi magkasama naman kami sa bubble noon. Eh. Though busy siya, busy ako. So, pero may mga times na pwede mo magkita doon. Pero hindi then, pa din yung buhay asawa ngayon lang. Ah, totoo. Actually, nung pag-uwi niya pa lang, doon pa lang namin na-enjoy yung buhay mag-asawa. Isang bahay, ganyan. Kumusta yung bubble niyo? Kumusta experience sa bubble? In terms of like, paano kayo, ano yung dynamic? Of course, kulang na kulang sa time kasi parang pag may game ako noon, doon siya walang game. Pag may game naman siya, so, sumasakto lang game. Talaga. Langya naman kasi, to PBA, hindi pa sinakto ng PBA, langya naman. Hindi kasi ayaw din ng TV5 yata ni cover, ipag-cover sila din ng game namin eh. Kasi syempre mag-asawa kami. Totoo. So, hindi kayo halos, kasi pagkatas mo ng game, bawal ka magstay. Balik ka na ng hotel. Oo, bawal na eh. Tapos siya, darating siya. Oo, darating siya. Or mismo tapos naman, yung hotel nyo iba, di ba? Hindi, same hotel naman kami. So, minsan,
pag game niyo matatapos ng 9 or 10 p.m., parang syempre pagod na. Wala na yun. Magkita kami, saglit lang ganyan. Or minsan nagkaroon ng days break doon. Doon yun, nakakita ko sa baba, ice cream lang, ganyan-ganyan, kwentuhan. Pero wala. Wala. Kumbaga, hindi talaga consistent. Hindi consistent kasi syempre, yung games yun, halos araw-araw din. Eh. Alam na niya na magsistay siya hanggang finals. Oo, alam na niya. So, so medyo yung, ano ka din na kailangan natin mag-finals para medyo... Oh, kahit at least semis lang sana, di ba? Para naman lang, di ba? Alam mo eh, na pag na-out ka, uuwi ka mag-isa. Hmm. Yun lang yung, ano ko, parang sabi ko, parang motivation ko sa sarili ko noon. Kaya siguro, pukpok din sa laro. Parang kailangan maabot hanggang semis. Oo, oh, para. Hindi lang bonus. Para bonus din, may oras din ako kasama-asawa. Oo. Oh, oh. Pero pare, sipag mo bro, ha. Bibigay ko sa iyo na. Iba, iba. Magaling kang asawa bro, ha. Tuwing kailan ka pumupunta ng bubble noon, pare, bumabiyahe ka, ha. Ano, every Monday kasi may ayuda day. Oh, ayuda day. Papadala yung mga teams, eh. So, anong nagagawa niyo? Wala. Kita lang. Hindi, from, kita lang. Eh, okay na yun. At least nakapagkita oh, naman. Kami. Pero talagang social distancing kayo. Siya, may mga bantay, eh. Ganun, may social distancing. So, bigay lang ng pagkain. Ibibigay ko yung mga pagkain na gamit dun sa parang receiving area ng bubble area. So, di-disinfect nila. Then, so, talaga high nila. Lang. High, ganun. High lang, oh. Well, nagkakarinigan naman. Pero, oo syempre, naman. Pero walang... May mga tao sa paligid. Mahirap naman magkwentuhan na may mga tao sa paligid. Naman. Sigaw pa, no? So, wala. Walang kiss, walang hug, wala. Bawal. Wala, wala. Bawal, eh. Bawal. Ilang weeks ka dyan, mag-isa? Tagal din. Mga 3 weeks. 3 weeks. 3 weeks din. Diyan ka na tumira doon sa bahay ninyo? Hindi pa. Sa condo muna kasi naglipat pa ng gamit. Eh. Siguro mga 1 week pa. So, hintay pa ako mga extra 2 to 3 weeks dito sa bahay mag-isa. Mag-isa ka talaga dyan. So ngayon, na-enjoy nyo na? Kumbaga... Na-enjoy na kasi medyo nabubuo na yung bahay, kompleto na rin yung mga gamit. Oo, eh. Pare, so, yan yung exciting times talaga. Ng, ano, Kevin Jr., wala pa sa plano? Wala pa kasi gusto pa namin mag-church wedding muna. Eh, kasi... Ah, so mag-church wedding. So goal nyo this year, church wedding? Yun yung goal namin this year, makapag-church wedding. So tapos, after na, after na. Saka ano niya, pag-iisipan niya. Pero pare, sobrang solid man. Isa kayo sa mga hey, ikaw, kailangan magpapakasal. Okay na to, pare. Ako yung ano dito. Ako yung nag-i-interview, hindi ako yung ini-interview dito. Pero solid, bro, ha. Talagang ano, ha. Talagang congratulations, man. Sa, ano. Nagulat ako, bro, nung lumabas yung mga post niya. Sabi ko, wow, talagang. Kumbaga, nilock na talaga ni Kevin. Hindi na pinakawalan ni Kevin. Oo. Oh, pare, defensive player. Sabi ko, wala na, jumakpat na, hindi napapakawalan to. Pero solid, bro. Ah. Ano? Tapos, pare, 3-year contract ka pa. And obviously, ngayon na healthy ka pa. I'm sure, tanga na. Sobrang blessed, sobrang blessed. Oo, oh, bro. Like, sumunod-sunod din. Kahit sabihin natin na, syempre, ang hirap naman sabihin na blessing yung pandemic, pero, kumbaga, meron ka din makikita ng ano, mga silver lining doon na especially totoo, sa inyo, totoo. Inasal kayo. So, man, sobrang thank you pare sa oras. Ang daming ma-inspire for sure. Salamat, Brad. Sarap ng kwentuhan natin. Oo, pare. Marami may inspire unang-una sa karir mo pero sa love life mo, pare. Guys, hindi na Kevin Alas na yan, bro. Hindi pinapansin. At hindi na give up. Pwede na siyang mag-give up, pare. Hanap ng ibang babae. Dali naman sa'yo, pero na love at first sight ka talaga, bro. Oh, na love at first sight ako sa Lina. So, hindi pa kayo loyal ka na? Oo naman. Hindi pa kayo. Iba, no? Siyempre. Paano mo nalaman, na papakasalan ko na to? Para lang alam ko din. Siguro, pag yung tumatagal na kayo, parang siyempre naramdaman naman parang may, yung sense, na of sense of commitment, parang hindi gusto mo na siya kasama palagi, ganun. Tsaka hindi kayo nag-live-in. Oh, hindi. Kasi malaking bagay yung ano, oh, parang... Hindi, tsaka si Selena, pare. Alam ko na wala. Mm-hmm. Hindi papayag to. Yung live-in, wala. So talagang ikaw din, parang sige na, para do it the right way. Oo. Oh, bro. Ah, di, yan nga. Bro, check ko nga yung boy meets girl mo. Kung ano. Oo. Oh, basahin mo. Pare, pag binasa ko, baka maging ano, discarding Kevin alas ako nito, bro. Baka, at least, baka sakali mauwi ako sa kasalan. Botay. Yan, yung ganyan dapat. Ano. Oo. Kala lang, goal. Bro, akala lang nila babayerong basketball player, pare. Akala lang dito nila. To yan, dito to yan. Siguro nung college. Siguro nung college. Pero pag tumatanda na, di ba? Nakarami ka din sigurado, pare, nakaano ka din. Kumbaga, na-enjoy mo muna. And then finally, nung na-meet mo yung the one mo, magbabago't magbabago, pare. Kasi, syempre, bet mo naman liligawan
isang tao kung hindi mo pabalak pakasalan. Lalo na sa age. Sa age natin noong 20, ano ka noon? 25? 26? Noon? Ganun. 25. Oh, so medyo ano ka na noon. Kumbaga, PBA ka na rin noon eh. So medyo ano ka na noon. Future na iniisip mo noon. Congrats, brother. Yes. Tsaka good salamat, luck, brother. Good luck sa bago niyong tinatak ni Selena. Regards kay Selena. Sige. Salamat, bro, ha. Salamat sa oras, pare. Ingat ka. Ayos, Brad. Salamat. Tsaka meron tayong mga hindi pinag-usapan na off-air na lang natin pag-usapan. Sige. Ingat ka, Kevs, ha. Ingat. Regards sa lahat. Okay, Mikey. Salamat. Ingat. Salamat.